Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa parang palaging nag-aabang ng mga readings ko. So welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And hello sa mga bago pa lang at narin nanonood ng video na to. And welcome to my channel. And if naka-resonate kayo, if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So let's start. I will going to do a your person's reading. So your person's reading is a part of my choice, one of the choice sa aking personal reading. So if you want to book a personal reading with me, just message me on my Facebook page and I will going to send you the information personally, me. So let's start without further ado. Dito para sa lahat, okay? This is a general love reading para sa lahat na maka-resonate nito. Okay, this could be a vice versa and this could be a timeless reading. Kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be your reading. So, let's start. Your person's reading. Okay, kaninong person to? Kaninong story to? Let's start. Let's see first your situation. Ano yung situation ninyo ngayon? Okay. Trapped in a situation, it's the bottom of the deck. I can sense an unsureness. Parang pinag-iisipan sa mga nangyayari sa sitwasyon ninyo ngayon, relationship ninyo. Nag-iisip ng maayos ng desisyon could be. Hindi alam ko ano yung i-desisyon. Ipit sa sitwasyon. Towards a new beginning could be this one. Might be towards a commitment talaga. Yung magle-level up yung relationship. So, I can sense madami sa inyo dito na parang wanting na to have a parang seryoso na talaga na commitment. Na parang kayo na talaga. Yun yung gusto nyo mangyari, some of you here. Gusto nyo yung kayo na magkatuluyan, kumbaga ganun, magpaplano na tayo, pagpakasal ba, pagsasama, ganun yung nakikita ko dito eh. Pero merong unsureness, it's either you or your person, merong unsureness dito sa mga pwedeng sa ganung sitwasyon. And nag-iisip muna talaga ng decision. Kasi I can sense sa bakit trap, could be merong involved na other person dito. But let's see. Ito yung nakikita kong situation ninyo. So, I can see Pisces sign here. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus, Leo as well. Kasi nakikita ko, you are gaining your strength or your person as well to fix this, to have a nice, great relationship na parang kumbaga, kumbaga, example lang ah, sa sitwasyon na to na ikaw yung gustong magkaroon na mag-level up na kayo or magpapakasal na ba kayo or magpaplano na talaga kayo na magsama, magkaanak or something. Pero sa kanya hindi pa siya sure or hindi pa talaga siya nagbibigay ng answer or plano or anything. Pero binabalansin niya yung sitwasyon. Kung hindi kayo nagkakaunawaan, parang yung person mo is trying to fix things para maayos lang kayo. Pero wala pa talaga siyang total decision about that. Yun. So, ano yung nararamdaman ba ng person mo para sa'yo? Start na tayo sa your person's reading. Ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Mahal ka niya. Siguro iniisip niya lang siguro dito yung responsibility.
Iniisip niya siguro dito yung anong pwede mangyari. Baka hindi pa siya ganun ka-prepared, pero mahal ka niya. Kaya nga kahit ganun yung gusto mong mangyari na, and siya hindi pa siya prepared, hindi pa siya nakapag-decide kung ano yung i-answer niya sa'yo or ano yung ipaplano, dahil hindi pa siya talaga prepared, parang tinatry niyang ayusin kahit papano, pinifix yung problem ninyo para di lang kayo magkahiwalay. Parang iniintindi ka niya sa gusto mo. Though, hindi lang pa talaga siya nagbibigay ng total conclusion na yes, magpakasal na tayo, yes, magpaplano na tayo, yes, ganyan-ganyan. So, I can see that your person do love you. Madami na siguro kayong pinagdaanan, siguro dahil sa long-term relationship na kayo, kaya andun sa point na para sa'yo, ready ka na, prepared na ako. Ano pa bang iniintay natin? Ano pa ba kailangan gawin, diba? But the thing here is, napapagod ka na din sa kakahintay kung kailan siguro siya mag-propose sa'yo, kung kailan siya magpa-plano about commitment, kasi seems like hindi mo ito nakukuha. Seems like parang hindi mo naririnig sa kanya ba na nagplano man lang siya or lagi siya nagpa-plano about this. Siguro ikaw yung una lagi na nag-a-approach sa kanya ng communication or conversation about planning sa future family commitment, and parang wala ka pa nakukuha ang result from that. Kasi nga hindi pa siya prepared. Yun yung feeling niya dito. Iniisip niya yung responsibility. Paano pag magiging tatay na siya? Baka depende sa kung anong trabaho niya. Baka hindi pa siya ready talaga sa trabaho niya. Hindi pa siya ganun ka-stable. Siguro kailangan niya muna talaga na mag-ipon or maging stable muna talaga. Kasi iisipin niya kung magkaanak kayo. Paano siya mag-effort? Diba? Kung baka, you know. So, ikaw naman naghihintay ka na matagal ka nang naghihintay dito. So, parang na-challenge ka dito sa sitwasyon na to. See? Kailan ba siya mag-propose sa akin? Kailan ba niyang sasabihin na ako yung gusto niya makasama habang buhay? Kailan ba ang ganun? Hindi ka na, parang na-stress ka something, somehow, naiisip mo to. Nakikita ko dito, parang, minsan na kapag isip ka ng siguro hindi niya ako mahal, siguro may balak siyang iwan ako, ganun. So siguro nafe-feel ko din dito, feeling ng person mo, gusto niya mangyari yun. Gusto niya naman this person really wanted to move forward towards with you. Yun yung feeling niya. The thing here is, andun lang siya sa point na gusto niyang to make sure na stable siya, to make sure na ready siya and prepared siya sa kung ano man yung mangyari. So, let's see. Ano yung plano, ano yung intention niya talaga sa'yo? Intention niya ba talaga na pakasalan ka? Or ano man? Let's see. Ano ba yung intention ng person mo? So, I still can see here the water sign and Capricorn sign. Here. Yung person mo parang hindi siya totally pa talaga na nakabuo ng decision dito or even any intention. Gusto niya ng new beginning, yes. Pero parang magulo yung isipan niya. Parang madami siyang iniisip dito. Parang stress siya sa mga nangyayari. Parang minsan nga gusto niya munang umalis ng kalmado sa sitwasyon para mag-isip. Siguro nag-aaway kayo, siguro nagre-reklamo ka, siguro tapos umahantong kayo sa away, pagtatalo. Then minsan gusto niyang umalis muna, gusto niyang tumahimik muna para wala na lang gulo, kasi hindi, confused pa siya, hindi pa niya alam kung anong desisyon ang gagawin niya. Medyo hindi pa niya alam, parang hindi pa talaga siya ready to move forward to the next level of his life or her life. Parang ganun. Okay, some of you here as well, baka some of you also is nabuntis na,
And naghihintay ka pa din na kung kailan kanya pakasalan, kahit nabuntis ka na, parang seems like wala pa din siyang pinaplano. Some of you, okay, not, this is not for everyone. And hindi ka na nagiging masaya talaga dito. Hindi mo nakikita na nagpa-progress kayong dalawa. And sa kanya naman, hindi siya nakakatulog sa gabi sa mga nangyayari. A bit of disappointed siya. I don't know if disappointed siya sa sitwasyon, sa sarili niya, basta parang disappointed siya. Ayun. Nalubat ako. I don't know if right now kung hindi kayo nag-uusap, dahil sa nagtalo kayo about this, kaya disappointed siya sa sarili niya kasi siya mismo hindi niya naintindihan kung bakit hindi siya prepared, bakit ganun. So, ano ba yung plano niya talaga sa relationship ninyo? Ano yung plano niya sa sitwasyon ninyo ngayon? Ano yung plano ng person mo para sa sitwasyon ninyo ngayon? Honestly, gusto niya din talaga. Gusto niya din pakasalan ka. Gusto niya mag-offer sa'yo ng victory, new beginning, next level of your relationship, pakasalan ka. Gusto niya, actually may balak naman talaga siya. Parang naiisip niya din yun, may balak siya about that. It's just that, parang sa ngayon, hindi pa talaga siya siguro to the point na meron pa siyang kailangan kundi tapusin, baka meron siyang kailangan ayusin sa buhay niya, baka meron siyang kailangan dito na magkaroon ng changes sa buhay niya, baka there is another relationship involved here, and then might be this person is cheating on you with another relationship. So, kailangan niya muna tapusin to, kailangan niya muna i-give up to, kailangan niya muna i-clear out to bago siya talaga na gumawa ng action towards you. Kasi honestly, gusto niya. Feeling ko, meron siyang relationship na hindi, walang closure. It's either relationship or commitment. Pero feeling ko relationship to eh. Na nagmahalan din talaga sila nito. Minahal niya din to. Pero parang nag-iwalay sila ng walang closure. Nang hindi siya sure kung iwalay na ba talaga sila, wala na bang balikan to, or may hope pa ba. Parang gusto niya munang tanggalin yun. Kaya hindi siya sure. Kasi iniisip niya pa din yun. Parang iniisip niya pa din na baka magkabalikan sila. Tapos huli na ang lahat kung sakaling magde-decide talaga siya na to marry you. So, pwedeng you are, okay, hindi to para sa lahat. Okay, pwedeng you are pregnant here and then nabuntis ka niya. And then, or nabuntis mo ba siya? Okay, pwedeng lalaki, pwedeng babae. And then, meron siyang relationship. Pero wala na sila nito. Pero walang closure na wala na talaga sila. Walang pagkakaintindihan sa kanilang dalawa na wala na talaga tayo. So there is a chance na pwedeng magkaayos pa ulit or anything. So gusto niya munang i-clear out 'yon bago siya tutuloy sa iyo. Or kung wala mang buntis na nangyayari dito. It's just that relationship. Okay? Na gusto niya din naman, minahal ka din niya, gusto niya din yun. But the thing here is, meron pa siyang past or previous relationship na hindi pa tapos. So, medyo yung nararamdaman niya dito, medyo nag-aanlilangan, medyo
yung nararamdaman niya dito is medyo unsureness, kaya nandito yung unsureness sa sitwasyon na to. Dahil hindi pa talaga siya nakapili kung anong desisyon ang gagawin niya. But honestly, gusto niya na talaga ng changes sa buhay niya. With you, of course. So, dito natin malalaman, ano ba yung tinatago niya sa'yo? So, pasensya na sa ingay, okay? What he's hiding from you? Ano yung tinatago ng person mo sa'yo? Ano yung tinatago niya sa'yo? Ooh. Cheating. He's cheating on you. Kaya medyo hindi siya sure about sa commitment. Gusto niya muna mag-isa. Gusto niya muna mag-isip. Gusto niya muna ng maging fair din sa'yo, however, kasi ayaw niya siguro na magpakasal siya ng ganito siya. Baka ayaw niya yung magkagulo kayo. Gusto niyang maging totoo sa'yo. So, pwedeng this person is somehow cheating on you without you knowing it. Pwedeng some of you, okay, ginagawang kayong tanga ng person mo dahil sa hindi mo alam to eh. Kasi ito yung tinatago niya sa'yo. So, hindi mo to alam. So, yung clarity about cheating. Pag malalaman mo to, alam mo na masasaktan ka, syempre, madidisappoint ka. Kaya, naiipit siya sa sitwasyon. So, lumabas pa din dito yung Empress card. So, there is a possibility na pwedeng, example, di para sa lahat to ha, na nabuntis ka, tapos, he is cheating on you. Or pwedeng ganun. Naiipit kasi siya sa sitwasyon dito eh. Okay? Pwedeng vice versa din. Okay? Pwedeng may nabuntis siya. Or pwedeng ikaw nabuntis. So, vice versa. Kung sino makapanood dito, saan kayo nakaresonate, put yourself in that situation. If nakaresonate kayo. He's really thinking about this. Yung magiging tatay siya. Yung marriage. Naiiniisip niya yun. Gusto niyang mangyari yun talaga. But the thing here is, gusto niya, this time around, tanggalin niya muna yung mga ito. But the thing here is, nahihirapan siya dahil nga, anong magiging reaction ng isa? Siguro both side din niyo alam na niloloko kayo pareho ng person na to. See? Merong betrayals. So, ibig sabihin, you don't know about this. This person is betraying you patalikod. Patalikod. Sa likod mo. Parang sinasaksak ka sa likod. And, dito siya nabibigatan sa sitwasyon. Siguro, na-feel ko sa energy na to, sa reading na to, parang mag-on kayo, ganyan, magka-relasyon kayo, matagal na kayo, tapos, niloko ka niya. Okay? Nagkaroon din siya ng iba. Tapos, biglang, nabuntis ka. And yung hinihintay mo na pakasalan ka. Pero wala pang nangyayari. Parang wala man lang. Parang kinausap mo na siya, pero umuoo lang siya, or tignan natin, something like that. Pero hindi pa siya prepared kasi nga meron din siyang other relationship. And as well as hindi siya prepared being a father, yung responsibility siguro, yung trabaho, hindi niya alam kung paano niya dalhin to, kung sakali man. So, ito yung tinatago niya sa'yo. Nabibigatan siya sa problema about this. So, this could also be like someone from the past, okay? This could also be na dati pa, okay? Kumbaga, mas matagal na kayo, ganun din sila. Hindi din to sabihin na, hindi to bago eh. Hindi siya bago. Hindi ko naramdaman yung other person dito na bago. Parang pinagsabay kayo or nauna ka, then siya, or nauna siya, nauna siya, then ikaw. It could be like that. Takes what resonate. Comment down below kung nasaan kayo doon.
So, doon siya medyo nagkakaroon ng unsureness to build a family with you. So, ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Anong gustong sabihin ng person mo sa'yo? So, anong gustong sabihin? Nagsisisi ako sa mga nangyayari ngayon. Sa mga bagay na tinatago ko sa'yo. Alam kong nagpaplano ka to have a family with me. Okay? Nagpaplano ka para sa future natin. And you are waiting. Alam ko, naghihintay ka. Gusto ko na din yun eh. Gusto ko na din ng changes talaga sa buhay ko. Kaya lang andun ako sa point na mabigat yung responsibility na itong responsibility na nabigay sa akin. And hindi ko alam kung prepared ba ako dito. Okay. And isa pa dito is sinaktan kita or I betray you. And kung pakakasalan kita, parang lumabas lang din doon na niloloko kita. Ay, niloloko, sorry. niloloko na kita. Pero parang lumabas doon na nagiging unfair lalo ako sa sitwasyon na to. Gusto ko nang i-end tong cycle na to. Yung pagiging ganito ko. To have a changes in my life with you. Pero hindi to ganun kadali. Okay? Hindi siya ganun kadali. Dahil sa hindi din ganun kadali bitawan yung other side could be. Siguro dinadahan-dahan niya to. Gusto niya dahan-dahanin to. Pero you are already waiting. Kailan ba tayo magpakasal? Kung buntis ka, buntis na ako. Magkakababy na tayo. Pero parang wala ka pa ding balak. Parang wala ka pa ding proposal or anything. So kailan ba tayo magpakasal? Or could be matagal na tayo, dami na natin pinagdaanan, parang wala kang ginagawa, parang wala kang plano, may plano ka ba? Eh naghihintay ako, medyo napapagod na. Ganun yung gusto mong sabihin sa kanya, pero sa kanya din is gusto ko din naman yun. Gusto ko din yun, nagsisinga ako sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo, could be that cheating thing. Mayroon regret sa kanya dito, na nagtago ako sa'yo, niloko kita. Eh, naghihintay ka. Gusto ko na din ayusin ang lahat ng to. Pero hindi ko siya maayos ng ganun-ganun na lang, ng agad-agad na lang. Pero I really wanted to move forward towards with you. And I wanted to fix this. I wanted to save our relationship more, to offer you a new beginning, to offer you marriage. But then, hindi ko pa talaga alam kung anong desisyon ang pipiliin ko. Or, hindi pa ako sure kung kailan ako maging ready. Hindi pa ako sure kung paano. Hindi pa ako sure kung maki-clear out ko ba ang lahat ng to ng maayos. Nang walang gulo, walang magre-reklamo, walang anything. Alam kong napapagod ka na. And naku-confuse ka na kung bakit, anong nangyayari, bakit ganito. And I'm sorry about that. I was going to do my best. And I love you. Yun. So, tingnan natin, ano kaya yung magiging resulta nito? Tutuloy ba yung magpapropose ba talaga siya sa'yo? Or, hindi. Magpo-propose ba talaga sa'yo si person o hindi? Ano yung pwede maging outcome? So, magpo-propose ba siya talaga sa'yo o hindi?
Okay. Malakaw ang taong ito. Kaya nga gusto niya. Dahan-dahanin na tanggalin yun sa buhay niya. The thing here is, paano pag malaman mo yung totoo na niloloko ka niya? Dito kayo magkagulo. Kasi parang revelation to eh. Magkakaroon ng revelation for the outcome. I think sa confusion na meron ka, nagtataka ka, siguro magagathered ka ng information dito. Magiging ano ka dito, wise enough to gather the information to know the truth. Why? Bakit hindi niya pa ako pinapakasal? Anong meron? Bakit ba? And then malaman mo yung katotohanan dito. Kasi I can see that you will going to walk away and to cut off this relationship. So you will going to walk away emotionally and to cut off this because and to end this even. So you might be Scorpio, you might be Pisces, you might be an Aquarius, you might be Cancer, okay, any water signs. Kasi niloko ka niya, nalaman mo to. So parang andun sa point na stress. Hindi siya makakatulog sa gabi sa regret niya about sa mga nag... So, na... nalobat ako again. Yun nga sabi ko dito, you're going to cut off this pag nalaman mo talaga yung totoo. The thing here is, hindi niya inamin sa'yo dahil akala niya kaya niya lang ayusin to, kaya niyang i-manage to, na tanggalin to sa buhay niya dahan-dahan hanggang sa the point na wala na talaga, then mag-propose na siya sa'yo or mapapakasal na kayo. But the thing here is, paano, there is a possibility na malalaman mo to. Mababadrip ka dito eh. Parang, even though mag-move forward siya towards with you, nandito na naman yung Empress card, sabihin na natin kung buntis ka man. Dahil buntis ka, may anak kayo, you want a justice here. You are going to want a justice about that third party. And you are going to feel empty. Bakit ganyan? Bakit ganito? And unsureness even. So, magkakaroon talaga dito ng argument sa inyong dalawa and disappointed sa'yo. Parang meron talagang away na mangyayari dito. And definitely, hindi mo na alam kung anong decision mo dito to be with this person dahil magiging tatay siya ng anak mo or not. Okay? Or kumbaga kung hindi man to sa mga nabuntis or to be with this person because matagal na kayo. Or nandiyan siya palagi sa'yo dahil siguro nangako siya na tatapusin ko na to, ngayon nalaman mo na, pero sobrang sakit na nararamdaman mo, feeling ko you were going to want your justice about what happened. So I think your person was going to gain his or her strength na to fix this dahil naniniwala pa din siya sa pagmamahalan ninyong dalawa. But I can sense here that you will going to end the cycle to have a changes in your life dahil sa niloko ka niya. But I can see also here na hindi siya titigil sa yo. Hindi siya titigil sa pagsusuyo sa yo dahil this person really want to marry you. Parang this time around, alam mo yung nagsisi siya na sa mga nagawa niya and akala niya kaya niya lang i-manage yun na dahan-dahan niyang tanggalin sa buhay niya yun hanggang mag-clear. Pero parang seems like hindi niya nagawa. Or seems like ginagawa niya na noon time na siguro na tinatanggal niya na baka may ginawa din yung other side para malaman mo yung totoo and doon, boom. nalaman mo yung totoo. So, dito siya. Pero I can see this person, hindi siya titigil. Sobrang pagsisisi na meron sa kanya dito. And
And even nandun siya sa point, siguro baka yung person na to, baka magsasabi na siya sa'yo, sure na ako, napakasalad kita, mahal kita, ayaw kong mawala ka, or something like that. Dahil you will go to give this person a challenge talaga. Hindi mo siya kakausapin. Parang hindi mo siya papansin. And you will going to let him feel that I will going to heal and I will going to have my freedom this time. So, we never know what will happen in the near future. There is a possibility na hihiwalayan mo na talaga siya. Or there is a possibility in the near future na, or in the future, na mapapatawad mo siya. So, you can answer that question in the comment down below. Kung papatawarin mo ba siya or hindi. So, sa mga naka-resonate na to, if you want a personal reading with me, then just message me on my Facebook page. And I personally will going to send you the information. Thank you and God bless.